What's up mga katambay? Welcome back to my channel. And for today's video, magre-review tayo o mag-unboxing tayo nung nabili ko sa Shopee dahil meron tayong nabili sa Shopee na vacuum cleaner yon. So, nagpabili nga si Mrs. ng vacuum cleaner para sa kanyang paglilinis dito sa bahay. So, ayun na nga, dumating na nga yung order natin kasi meron siyang sinabi sa akin na gusto niyang item. So, ito na nga yun. Tapos, ayun, i-review natin kung ano nga bang laman nito, kung gaano kaganda nga ba to. So, huwag na natin patagalin guys. Without further ado, let's go! At syempre, bagong lahat, di natin alam kung saan ito galing, kaya isprayan muna natin ang alcohol para masanitize ng konti. At punasan natin ng konti para mawala yung mga germs. At ayun, no, ang ganda na pagka-package nito. Meron pa siyang note para doon sa mga magagaling nating JNT. At nandiyan na rin yung resibo, no? Sinama niya na yung resibo dahil merong 1-year warranty. So, yun, buksan na natin. Alright. Gamitan natin to. At ganun kabilis lang, no? Na-unbox tuloy. Natanggal na natin ang bubble wrap. So, yung binili nga natin is Emerplex Bagless 690 watt cyclone handheld vacuum cleaner na merong telescopic na sobrang lightweight na 500cc capacity. So ayun, no, buksan na natin to. Para siyang Dyson na, alam mo yun, parang kinopia na Dyson, pero syempre mas maganda yung Dyson. At ayun, mas mura to dahil 3,000 pesos lang. So yun, buksan na natin ang tape. Actually, nabuksan na to, no, kasi yung binilan ko na shop nito, tinesting niya muna to eh, bago niya ibenta. So, binuksan niya muna tapos tinest niya. Pinakita niya sa akin yung video eh. So, nakita ko nga na gumagana siya. So, okay din yun, no? Okay din na tinetest niya na ganun. Kasi at least sigurado tayo na okay yung bibili natin sa kanila, no? Kaya kung mapapansin nyo, naka-bubble wrap na, ayan, no? May mga bubble wrap na yung mga part dito. Ano ba ito? Nasel, lumekse. Meron din siyang brush na nozzle. Ito yung mga kasama. At ito yung pang-hook, lalagyan ng ano, pag gusto nyong i-hook yung inyong vacuum cleaner. Ito yung telescopic turba. Tapos ito yung sa pang-floor, ano ba tawag dito? Yan o, naka-ano na siya, naka-bubble wrap na siya kasi nga nabuksan na to nung seller. Ayan o. Pero bago naman to, no, pinakita niya naman, bago naman yan. Tinesting niya lang. So ayun lang yung laman. Tanggalin muna natin itong mga naka-bubble wrap. So, yun mga katambay, no? Ito yung binili natin vacuum cleaner. Meron siyang vacuum cleaner. Ito yung pinaka-vacuum cleaner. Ang ganda, oh. Parang barel. Hindi siya mukhang 3,000 pesos, eh. Parang mas mahal pa dun yung ano mo yun, yung datingan niya. Ito yung telescopic na aluminum, pang-extend. Tapos ito yung mga plastic parts. Yung nozzle na may brush. Ito yung nozzle na mix eh. At saka ito, hindi ko alam kung natawag dyan, pang ano ng floor. At ito nga ang lalagyan, no, yung hook. Ang maganda dito guys, no, ang haba ng cord nya. Parang 10 meters yata. So yun, try na natin. Buksan natin. Siya masyadong maingay. Tsaka ang ganda i-grip. Magaan lang siya. Ah, hirap. Pasok tayo sa loob guys. Medyo mahirap pala dito. A few moments later. So ayun mga katambay, no, pumasok na tayo dito sa kwarto para mas maliwanag, no, dahil medyo nagdilim na sa labas at mukhang uulan. So ito na nga yung ating pinaka vacuum cleaner ng Emerplex Bagless Vacuum Cleaner Cyclone, ganun, something. So ayun, ang ganda ng design niya, no, kasi yung kulay niya parang tingin ko parang Iron Man yung pagka-orange niya. Orange to na ano eh, metallic. Tapos kita mo dito yung ano, yung dumi, dito pupunta yung dumi niya. Eh. Ngayon dahil bagless nga yan, yun, itataktak mo na lang to. Bani, pindutan lang dito. Pag pinindut mo to, o-open na siya. So, yun, no, wala na kayong kailangan kalasin. Itatapat nyo lang to sa basurahan, tapos ilalaglag nyo lang na ganun. Tapos ito, natatanggal ata. Ito, yun, iikot lang siya. Natatanggal yung mismong filter niya. Ito, meron pa dito isang filter. Yung parang filter sa kotse to. Parang filter nung, ano, nung ating exhaust ng kotse. So, yun.
Ngayon guys, no, kaya ito pinabili ng misis ko kasi ayaw niya nung mabigat, ayaw niya nung bulky. So portable talaga to. Ngayon, yung bigat niya, pag hawak mo siya sa kamay, nabasa namin sa review no, na medyo mabigat nga daw. Sabi nung iba, siguro dahil babae sila kasi may napanood ako review nito, babae yung nagre-review. Pero sa tingin ko, hindi naman siya ganun kabigat. Parang ano lang siya, parang kasing bigat lang siya ng wala pa sigurong 1 kilo siguro to. So yun, kung iisipin nyo na mabigat, hindi naman siya mabigat guys. Natural lang na may konting bigat yan kasi may motor nga dito. Tapos yun, may na-open pa dito. Ano ba to? Open, close. May nakalagay na open, close dito. So try natin na-open pa na to. Yun, para siyang may filter pa dito. Siguro dito nalabas yung hangin. Yun o, kasi diba syempre humihigop siya. Kailangan may malalabasan ng hangin. Pero hindi na aabot dito yung dumi. Dito na dapat yon. Pag humigop dito ng hangin, pupunta dito yung dumi, may iwan dito. Tapos, dito pupunta yung hangin para makahigop siya. So, yung mismong suction niya. Yun, tapos switch. Nandito lang sa taas, on off. Yun lang naman to, wala naman ibang pindutan. On off, switch lang. Motor nandito. Tapos yun, ganda ng design. Ngayon, marami siyang, ano, marami siyang kasama, no? Yung kaninong mga pinakita ko sa inyo, meron siyang kasama. So, ano ba yan? Ito, meron siyang kasamang maiksing nozzle na flat. Biglang baby, ah. Ayan. Para malapitan lang, no? Maganda to pag maglilinis ka ng kotse. Malapit lang. Tapos, meron naman yung may brush. Ayan, no? May brush naman yan. Maiksi lang din siya, tapos may brush. Para to sa mga... Ewan ko sa ginagamit. Hindi talaga kasi ako naglilinis. So ayan, basta pag kailangan nyo ng brush, ibabrush nyo bago maano siya, mababakin siya. Ito ang gagamitin nyo. Tapos, ito, ginagamit to sa floor. Ito, ayan o. May tatapa yung Marflex yan. Bale guys, no, ang ano ko lang dito, kasi yung mga nakikita kong ganitong klaseng, ano, ganitong klaseng vacuum cleaner, meron siyang ilaw dito. Ngayon, itong Marflex na bagless na vacuum cleaner, wala siyang ilaw. So, yun lang ang ano dito, no, ang downside nito. Tapos, yun. Siyempre, bago nyo, parang nyo magamit to, kailangan nyo yung ano. Ito yung telescopic na para doon. Para mahaba. Yan, no? Mahabaan yan, no? Tapos, ang ganda niya kasi aluminum siya. Matibay talaga. Yun, mahaba. Mamaya, pakita ko sa inyo kung gano'ng kalakas. Sakto na natin. Oo nga pala guys, no, may kasama rin siyang ano, parang pinagsasabitan niya. Kailangan nyo ito i-mount sa ano, sa dingding o sa ano, sa kung sa mang wall. Ano ba ito sinasabit yun? Sa ilalim nitong ano, sa ilalim nito meron siyang parang hook. Plastic na lang, kaya medyo nakakatakot. Kasi ito, pag ito, kinabit ko sa pader. Ayan, nakaganyan na sa wall yan. Ayan, sabit naman yan. Bali nandito naman yung bigat niya. Kaya pag nakasabit yan, kung may pader naman dito, nakapix yan na ganyan. Hindi naman malalagyan. So yan guys, no, subukan natin kung gano'ng kalakas. So yan guys, subukan na natin. No? Medyo malakas siya guys. No? Malakas, no? Tsaka yung ingay niya, hindi siya ganong kaingay gaya ng mga vacuum cleaners. Naririnig nyo pa kaya ako. Ayun, yung ingay niya, natural lang na may ingay ito kasi nga may motor siya tapos vacuum cleaner nga siya. Pero hindi siya, kung i-compare niyo siya doon sa malalaking vacuum cleaner, mas tahimik to ng konti, no? Kasi nga maliit yung motor niya. So yun, maganda rin yun. Tapos kung makita nyo, ang lakas talaga ng suction nito. Yun yung pinag-usapan namin ni Mrs. eh, bago ako bumili na ito. Kasi yung mga ganito na, ano, na mga rechargeable, yung, ano, yung cordless, dapat kasi yun talaga yung bibili namin yung cordless. Kaso ang problema kasi nun, mabilis malobat yun, tsaka mas mahina yung power nung ano niya, nung motor niya, kasi nga, battery operated lang yon. Kaya ito na yung sabi ko kay Mrs. na maganda sana yon, kasi hindi ka nasaksak nasaksak. Kaso ganun din eh, pag lumipat ka, ilang minuto mo lang gagamitin, i-charge mo ulit. So ayun guys, mas maganda talaga, para sa akin ha, mas maganda yung naka-cord ka. Mahaba naman yung cord nito eh, so may ikot mo naman yung buong bahay na hindi ka nagamit ng extension. Tapos ayun, mas matagal siyang gamitin kasi nga hindi na siya nalolobat. Kasi ang nabasa ko doon sa mga reviews ng ibang mga cordless na ganito, 30 minutes lang nalolobat na siya.
So yun, kaya ito yung napili namin na bilhin. Subukan natin dito sa kama guys to kung gaano kalakas talaga. Kinabit ko muna yung maiksik na axle. Natatakot yung anak ko. Mahihila siya yun. Ito muna. Hindi natin kung makukuha itong laro. Ayun, lakas niya guys. Hindi na kayang nandalin. Ayun, ayaw matanggal. Ayaw matanggal. Palta naman natin guys, no? Ito naman, ito naman. Bakas, sulit na sulit. Higup na higup eh. Yun o, yung mga buhat-buhat na parang tanggaan niya talaga. Dami pa namang buhok dito sa amin dahil sa misis. Lagi may mga buhok. Ayan guys, so kung makita nyo, may buhok ko. May buhok na nakuha. Nahuli tuloy. May buhok siya nakuha. May buhok? Yes, may buhok. Buhok mo yata ito eh. Hindi, hindi ba? Maipsi. Ganda nito guys. Kaya, ay mami yun. Subukan naman natin yung telescopy. Napipindot pala to guys. Pag pinindot mo siya, lumalabas yung parang wales. Ayan o. Parang brush. Pag pinindot mo dito sa kabila, close naman. So, ganun pala yan. Kaya subukan na natin. Kalang, wala kang tagahawak. Baby, hawakan mo nga to. Kaya mo ba maghawak ng camera? Kaya mo? Kaya. Kaya nga. Grabe, talagang higot na higot. Ang lakas. Ayun eh. Natikit. Hindi pwede doon sa ano. Anong linis ng kwarto. Sarap na maglinis ng kwarto. Sana maglilinis ha? No! Ayaw na, dali na maglinis. Hindi ka na magwawalis eh. Tanggaan niya lang, oh. Bibigit mo lang ito. So yun guys, ang dami niya nakuha ang dumi. Ayan, oh. Mga alikabuhok, tsaka mga buhok. So yun, pag ano, pag lilinisin nyo, ganito kadali nga lang. Bubuksan nyo lang ito ilalim. Tapos yun, diretso na siya doon sa basurahan, di ba? Yun. Ganun kadali lang. Ayos. Imaplex lang ang malakas. So yun mga katambay, no, para sa mga gusto rin bumili nitong katulad itong nabili ko na Imaplex bagless na ano na vacuum cleaner. Talagay ko lang yung link ng aking binilan sa Shopee dito sa description ng video na to. At ayun mga katambay, kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag nyong kalimutan i-hit ang like button. Tapos sa mga hindi pa na-subscribe dyan, click nyo lang ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng mga bago kong videos. Tapos yun, tapusin na natin ang video na to. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Hanggang sa susunod na video. Out!